kayong, wag sana kayong mag-imbot sa inyong kalooban na ako'y padadala nyo ng papatay sa akin. Kaya kung kayo'y papatayin nyo ako, ako'y handang mamatay na ipaglaban ang katarungan ng isang taong nangangailangan na ipaglaban ang katuwiran. Sa batas, kung ikay may katuwiran, ipaglaban. Magandang umaga, Pilipinas. Umaga pa din. Sisikatan pa rin tayo ng araw na mainit sa Pilipinas. Mainit na magandang umaga. Kumusta po kayo? Kumusta? Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at lagi po tayong maging masaya. Lagi po tayong kakapit sa Panginoon dahil siya po ang ating panlaban sa mga kasamaan. Hello my Calamates, how you doing? Magandang umaga Pilipinas, magandang gabi dito sa Amerika, sa Europa, at sa Mexico, at sa buong mundo, Australia. Magandang gabi, araw sa inyong lahat. At sana ay kayo'y pagpalain ng ating poong may kapag. At sasagutin ko na po yung mga nagtatanong sa akin ng katanungan kung bakit ko daw pinaparatangan na chismoso si Big Lorenzo. Ayun po ay nasa batas at nasa Biblia din na ang pagchichismis na isang bagay na walang katotohanan ay isang kaso for slandering. Gossip is an extremely dangerous sin. You may think nothing of sharing a juicy tidbit with friends over coffee. You may rationalize you are not hurting anyone. There are a whole groups dedicated to gathering and sharing the gossip to the day and to the time when you're talking in the phone, that is gossip, and in Tagalog, it's chismis. Like I said, if there is nothing associated with truth of what you are talking about in the public, that is called slandering or gossip in English. In Tagalog, chismoso. Yan po. Nasa batas po yan at nasa batas ng Diyos. Sa Biblia, gossip is an extremely dangerous sin. That's what it is. So this is a sin of gossip. So yung pong mga nagtatanong sa akin, bobo po ako, wala po akong alam. Kaya nasasabi ko po yan. Ako po yung inyong patawarin. Kayo na po lahat ng mga nambaba sa akin, bakit ko sinasabi ang salitang chismoso. It is an often given reason for people who are doing it is a sinner. So kaya sana marinig ninyo itong aking kasagutan sa inyong katanungan. At ang isa pa yung tinatanong, bakit ko tinatawagang bias ang mga journalists? Aba, eh di ba dapat kung kayo ay magbabalita ng isang balita, ay dapat kukuha kayo sa dalawang panig upang maging balance. Check and balance. Check and balance. That is the same of our life. You do wrong, you do good, it balance. So kaya, kung ako'y babatuhin nyo ng mga katarungan, nuulitin ko po, yung chismis is a sin, chismoso. May katotohanan yan dahil kitang-kita, tatawag ka doon. Tatawagan ka ng mga biased na reporter. So, chismis yan dahil wala pang katotohanan. It is nothing wrong what I said na chismoso. Like I would say again, gossip is an extremely dangerous sin. You may think nothing of sharing a juicy tidbit with the public or in your friend or anyone that you are rationalized hurting someone. So yun lang. Yun ang kasagutan ko. Tapos na yun. Ayoko na magano dahil ginagawa nyo ng mga masasama ang aking sinasabi na
Hindi po ako nagmamaalam. Hindi po ako... Ako po isang bobo. At saka hindi po ako iyakin. Hindi talaga ako umiiyak. Ayoko umiyak eh. Bakit ako iyak? Hindi ako naiyak sa mga katulad ni Baliko. Hindi ko siya iyakan. Why would I cry with someone who is nothing? Nothing to compare. I would not compare myself to no one. I am alone. This is me. I cannot compare myself to Peter because David cannot be Peter. David cannot be John. So I will not compare. And if I cry, that is from my heart that I have to understand what is the situation of anyone. So wala pong kaduwagan. At ako po ay, huwag na niyo po akong abalain kung kayo tumatag. May karapatan po tayo magtanong kahit kanino man. Huwag po tayong mga ngamba magtanong. Kaya ang aking pong katanungan ngayong oras na ito, hindi ako na may personal, pero ako po may karapatang magtanong. Senator Sherwin Gatsalyang, bakit po kayo galit kay Francis Leo Marcos? Bakit yun po inakusahan na kriminal si Francis Marcos? Na wala pa namang katibayan sa korte na siya ay nilitiga sa paglilitis. Isa lang pong pagtatanong, yun lang po at ako po ay maiksi lamang aking sasabihin. Wala pong masama sa magtanong. Kung ako po inyong puputulan ng ulo dahil ako'y nagtanong, yan po isang kasalanan sa Biblia. Huwag mong puputulan ng ulo at huwag mong kukondinahin ang karapatang magtanong ng isang taong katulad ko. Sasabihin ko ulit, ako'y dugong Pilipino. Meron akong pagtingin sa aking kapwa-tao. Hindi ako na may personal. Ang pagtatanong ko lang ay isang katotohanan. Ano po ang naglagay sa inyong isipan na inyong hinisgahan ang isang taong hindi pa nahatulan sa hukuman na tawagin niyong kriminal? Senator ka, may pinag-aralan mataas ang iyong katungkulan, Senator Sherwin Gatsalyang. Lang, hindi ako na may personal, ako'y nagtatanong lamang. Gusto kong malaman ang iyong kasagutan na bakit ikaw'y galit na galit kay Francis Leo Marcos at iyong hinusgahan na siya ay isang kriminal na walang patunay sa batas. Hanggang doon lamang ang aking pagtatanong sa iyo, kagalang-galang na Sherwin Gatsalyang. Tinatanong lamang kita, walang masama ang magtanong. Hindi ko nilabag ang batas na ako ay magtanong dahil ako ay isang dugong Pilipino. Dahil ako ay may karapatang magtanong kahit kanino. Dahil ang tanong ko ay makatao, hindi galing kung kanino man, sarili kong tanong yan. Isang tanong pa uli, Senator Sherwin Gatsalyang, bakit galit ka kay Francis Leo Marcos at bakit mo siya hinusgahan in public na siya ay kriminal? Napatunayan mo ba na siya ay talagang nagkasala sa hukuman? Meron ka na bang papeles na dokumento na siya ay binasahan sa hukuman? Yan ay labag sa batas ang iyong pinagsasabi, that is slandering under the law of defamation law. Isa ka kung ikaw man ay abogado, pero ikaw ay napakalaking tao, isa kang businessman. Ako'y lamok, utak ko ay laman ng aking puso. Kaya ako'y bilang isang dugong Pilipino, ako'y nagtatanong, bakit ikaw ay galit na galit kay Francis Leo Marcos at bakit hinusgahan mo siya na kriminal dito sa loob ng social media? Hindi ba isang labag sa batas na iyong ipangalantak? Gossip is an extremely dangerous thing. You may think nothing of sharing a juicy tidbit with friends or especially into the public. Please, I want you to understand what is the meaning of by law of God
and by the law of land. So please, kung ako inyong pararatangan at ako inyong padadala, kayo magsusugo, kung sinong papatay sa akin, nakareport na kayo sa FBI and to the whole police here where I am. Hindi ako nagtatago. Ako'y naandi dito lamang. Kaya kayo, kung kayo'y baluktot at kung kayo ay nasa katuwiran, lumabas kayo, huwag kayong magtago sa saya ni Numan. Dahil ako'y harap gain. Dahil sa katuwiran ng aking pinaglalaban, karapatan kong ipaglaban ang karapatan pantao. Hindi ako kumakampi sa masama. Ang kinakampihan ko ay karapatang pantao, hindi sa masama. Dahil ako, kung ako'y masama at ako'y minilabag sa batas, handa akong magdusa at pagbabayaran ko ang aking kasalanan. Kaysa makukulong ang isa na wala namang kasalanan dahil sa inggit lamang ay inyong pinaratangan. Hindi ko kayo binibintangan, pero dapat kayo sumagot sa aking katanungan. Kung sino ka man, wala akong pakialam. Sinabi ko nga sa aking mga unang video na live na, kung sino ka man, lumabas ka para malaman ang kasagutan. You cannot implement any testament or any objective of proof without proof of the evidence. So you cannot hold the piece of paper without anything written truth. The truth will come out. Kaya sinasabi ko sa iyo, Senator Sherwin Gatchalian, pangkatapusan kong tanong, bakit galit na galit ka kay Francis Leo Marcos at bakit mo ipinangangalandakan sa kriminal? Yun lang ang aking tanong at ang kasagutan ay malalaman ko kung ikaw sasagot sa aking mga katanungan. Maraming salamat sa iyo, kagalang-galang na senador.